So ang paksa na tatalakayin ko sa ngayong hapon ay tungkol sa Kilusan at Pag-aalsang Sakdalista. Bagamat binabanggit sa ating mga advertisement na ito ay patungkol sa panahon ng Commonwealth, syempre mayroong mga naganap na pangyayari bago magsimula ang Commonwealth at naroon na ang Kilusang Sakdalista, pero magpapatuloy ito maging sa panahon ng Commonwealth at meron pa rin sa pagtatapos ng Commonwealth. Ako si Nestor T. Castro, yung T doon ay Tanchico dahil ang probinsya ng nanay ko ay sa Kabuyao, Laguna, kung saan nagkaroon ng Pag-aalsang Sakdalista noong panahon ng 1935. So gusto kong simulan sa pagbabalik-aral natin sa ating definisyon sa kasaysayan. Dahil gusto kong ilugar bakit ko ito tinatalakay ngayon at anong papel ko sa talakayan ito. Ayon kay Dr. Zeus Salazar, ang kasaysayan ay mga salaysay ng mga pangyayaring may saysay para sa grupo ng taong sinasalaysayan nito. So itong gagawin ko ngayon ay isang pagsasalaysay. Ibig sabihin, pagkukwento. At tinapalagay ko naman na may kabuluhan sa inyo ang mga usaping nangyari nung kapanahon ng iyon kung kaya't narito kayo ngayon sa ating webinar. Pero gusto kong idagdag na ang kwentong ito ay may kabuluhan din sa akin. Dahil naghahabi ang mga pangyayari sa kasaysayan at pati na rin ang kasaysayan ng aming pamilya na medyo nakalahok sa mga pangyayari ito. So yung larawang ito ay kuha sa Museo ni Manuel L. Quezon na alam kong kalahok din sa talakayan ito, kung saan merong logo ng lapiang Sakdalista na naandun at merong din ilang sulat tungkol sa mga pangyayari ng panahon yun. So, gusto kong simulan sa kung paano ba ako namulat tungkol sa Kilusang Sakdalista. So, tulad ng binanggit ko, ang nanay ko ay taga Kabuyao, Laguna. At mula nung pagkabata ko, dahil hindi ako pinanganak at lumaki sa Kabuyao, ako ay pinanganak at lumaki sa Pasig, kung saan naandun din ako sa kasalukuyan. Kada piyesta ni San Policarpio na patron ng Kabuyao, Laguna, kada mahal na araw at kada undas, umuwi kami sa Kabuyao, Laguna. Naandyan ang simbahan ng Kabuyao na makikita ninyo sa larawan. At nung bata pa ako, ipinakita na ng aking nakakatandang kapatid ang mga butas sa pader ng simbahan na ebidensya ng mga tama ng bala ng maganap ng ang massacre sa mga Sakdalista noong 1935. Siyempre, hindi ko pa lubos na nauunawaan sino bang mga Sakdalista, bakit sila minasakir, bakit dito pa sa simbahan, pero ito ang una kong nakamulatan. Nagtanong-tanong ako tungkol sa Kilusang Sakdalista. Una kong tinanong ay ang nanay ko. Sabi ko, Nay, ano ba yung Kilusang Sakdalista? Pero sabi niya sa akin, hindi ako pamilyar dyan. Naririnig ko yan pero hindi ko alam. Kasi ang nanay ko, bagamat taga Kabuyao, nang mag-high school siya, ay sa Maynila na siya at tuloy-tuloy na naging city girl na siya. No? Pero bago pa yun ang panahon ng Commonwealth, syempre. Tinanong ko ang kapatid ng nanay ko, ang tiyahin ko, na talagang hindi umalis sa Kabuyao. Ang sabi niya sa akin, ay mga Sakdalista, yaman yung mga tanga na mga Pilipino. Ano? Sunod-sunuran sila, nagpakamatay sila. So parang medyo nalito ako. No? Bakit kapwa taga Kabuyao, ganito ang pananaw tungkol sa Kilusang Sakdalista. Noon lamang nasa kolehiyo na lang ako, noong
first year high school ako sa UP Diliman. Nag-aral ako antropolohiya ang aking pinag-aralan, pero kumuha ako ng isang kurso sa kasaysayan at ang napili kong term paper ay tungkol sa Kilusang Sakdalista. Hindi ako hinimok ng aking guro na itong aking isaliksik, pero hindi ko ba alam bakit gusto kong ituloy ang aking interest dito. So, siniyasat ko ang mga dyaryo noong 1935 tulad ng The Tribune na nasa microfilm section ng UP Library. At dito ako maraming natuklasan. Una kong natuklasan, teka, yung leader ng Kilusang Sakdalista sa Kabuyaw ay si Salud Algabre. Hindi ba't ang isang tiyahin ko ay kasal sa isang Algabre? Kaano-ano kaya niya? Binasa ko ang buhay ni Salud Algabre. Nabanggit niya ng kanyang tiyahin ay si Doña Julia Limcaupo na siyang may-ari ng lupain kung saan sila nagsasaka. Tinanong ko sa nanay ko, Nay, kilala niyo ba itong si Julia Limcaupo? Oo, tiyahin ko yan. Nagkakadugtong-dugtong. Di mukhang kamag-anak pala natin itong si Salud Algabre na hindi ko kinagisnan. So, napatunayan ko sa mga nabasa kong dyaryo noong panahon iyon na totoo palang nangyari ang massacre. So, hindi lang chismis ng aking kapatid, kundi merong mga larawan, may mga panulat tungkol sa mga pinatay ng Philippine Constabulary matapos ang Pag-aalsang Sakdalista ng 1935. At doon ko na nga rin, sa pamamagitan ng aking pananaliksik, nakilala si Lola Salud Algabre. Kaya ako nilalagay sa quotation marks ang nakilala, hindi ko pa siya namimit nung panahong yun. Alam ko lang na may kaugnayan kami sa isa't isa, pero kung paano talaga at anong kanyang pagkatao, hindi ko pa alam. Hanggang binanggit ko na nga sa aking guro. So naging guro ko si Professor Isagani Medina, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, siyang guro ko sa Philippine History and Institutions 1 o tinatawag doon na PHI sa Universidad ng Pilipinas. Kinuha ko ito noong ikalawang semestre ng 1976-77. Ako ay freshman sa UP. Natuwa-tuwa naman si Professor Medina sa aking term paper at nabanggit ko nga na lola ko si Salud Algabre. At sabi niya, sayang, patay na si Salud Algabre. Sabi ko, sir, hindi pa po, buhay pa po si Lola Salud. At doon siya nagpasama sa akin. Sabi niya, alika, mag-schedule tayo, pumunta tayo sa probinsya ninyo, sa Kabuyaw, para ma-interview natin si Salud Algabre. At ginawa namin ito. So, nakausap ko ang aking tiyahin, kapatid ng nanay ko, si Lydia Algabre, nakasal kay Jesus Algabre, tinatawag na Tio Chuchi ng mga nakakakilala sa kanya. At sinabi sa akin ng aking tiyuhin, at maging kay Professor Medina, hindi na naninirahan sa Kabuyaw si Salud. Siya na ay naninirahan sa Timasalang, Maynila at binigay sa amin ang address. At ito nga ay muli naming pinuntahan sa iba pang okasyon. Dito ko unang-unang nakatakpo ang aking lola. So, nariyan ang larawan, kuha namin noong 1977. Ako yung gwapong-gwapong nasa likod niya. At ang larawang ito ay mismong kuha ni Professor Medina. So, si Professor Medina ang may interest talaga na interviewin siya. At kumuha ng tape recorder. Ako nakikinig lamang, nagmamasid sa takbo ng kanilang diskusyon. Panahon, sumisingit ako sa mga talakayan. Tulad ng binanggit ko kay Lola Salud, sabi ko, ay,
Lola, tiyahin mo pala yung si Doña Julia Limcaoco, kasi Lola rin yon ng aking nanay. At ang sagot sa akin ni Lola Salud, ay nako, apo ka pala ng mga kasike. Ano? Kasi yun ang may-ari ng lupain na sinasaka nilang mag-asawa. At pero ito ay tukso lamang at napakalakit sa loob nakakwentuhan ni Lola Salud. Hindi ko na babanggitin ang detalye ng talakayan yon kasi inilimbag noong 1996 ni Telma Quintanar at Karina David ang isang artikulo na nakabatay sa interview noong 1977 no ni Professor Gani Medina. Medyo sa ngayon nagtataka ako bakit ganong katagal, 1977, tapos 1996, inilimbag, hindi pa yung buong interview, kundi excerpts ng interview ang inilathala. Sayang, hindi ko na yung matatanong kay Professor Medina dahil wala na siya ngayon. Pero marami akong natuklasan dito. Halimbawa rin, nakita ko ang mga lumang larawan, watawat ng lapi ang Sakdalista, ang kanilang mga dokumento, ang kanilang mga kanta. Sayang, wala akong mga kopya nun. Kahit yung mismong term paper ko sa Philippine History, wala akong kopya. Ang meron akong kopya rito, yung mga pinakopya ko mula sa microfilm ng UP, ano? Noon, iaano pa yun, ipiprint pa yung microfilm para magkaroon ng printed copy ng mga larawan. Pero sa ngayon, syempre may mga digital versions na nito. So, yun yung background. Inilulugar ko lang bakit ako nagkaroon ng interest sa paksang ito. Pero ang talakayan natin ngayon ay tungkol mismo sa Kilusang Sakdalista at hanggang sa mag-alsa ito. Ano ba ang pinagsimulan ng Kilusang Sakdalista? Kailangan tayong bumalik sa taong 1930. Noong Pebrero 1930, nagkaroon ng rally, ang tawag sa newspaper clipping na yan, picket ng mga estudyante ng Manila North High School laban sa kanilang guro sa English na si Binibining Mabel Brummett. Kasi ang kanilang guro, tinawag ang mga Pilipino bilang a bunch of potato eaters at mga monkeys na ikinagalit ng mga estudyante. Alalahanin, ito yung mga high school students. Sila ay nag-rally, nag-picket sa harap mismo ng City Hall ng Maynila. Sinamahan sila ng kanilang mga guro. Kung kaya't sa ibang mga accounts, mababasa natin ito bilang rally ng mga teacher. Kasi rally na pinasimula ng mga estudyante, sinuportahan ng kanilang mga guro ng Manila North High School. At isa sa lumahok sa rally na ito, ay isang staff ni Senador Manuel L. Quezon na nagngangalang Benigno Ramos. Kilala na natin ngayon bilang Pangulong Manuel L. Quezon ng Commonwealth ng Pilipinas, pero bago siya maging Pangulo, siya ay isang senador at meron siyang staff sa Senado. Isa na ron si Ginoong Benigno Ramos na nakisang simpatiya sa mga mag-aral. Pero nabalitaan ito ni Ginoong Quezon at hindi niya ito ikinagusto. Dahil sa kanyang pananaw, si Ramos ay isa ring tawanin ng gobyerno, maaari itong hindi ikagusto ng pamahalang Amerikano. Alalahanin, hindi pa tayo malaya noong panahon yon. Tayo pa rin ay nasa insular government ng Estados Unidos. Kung kaya't hiniling ni Ginoong Quezon na magbitiw si Ramos bilang kawani ng pamahalaan.
So makikita natin ang larawan sa kanan ni Ginoong Benigno Ramos ng Bulacan at kinuloy niya ang pagbibitiw noong 18 ng Hunyo 1930. So umulang dating parang kachokaran ni Manuel L. Quezon, medyo nagkaroon na sila ng alitan. At isa sa mga hakbang na ginawa ni Benigno Ramos ay itayo ang pahayagan na ang pangalan ay Sakdal. So itinatag ni Ramos ang pahayagan Sakdal noong 28 ng Hunyo 1930. So 10 pagkatapos pagbitiwin siya sa kanyang katungkulan bilang kawani ng pamahalaan. Pero yung unang issue na lumabas ng pahayagang Sakdal, lumabas noong 13 ng Oktubre 1930 na merong 6,000 kopya na ipinalaganap. Ano? Binebenta ito. Lumalabas ang pahayagang Sakdal kada 2 at makikita natin sa ilalim ng pangalang Sakdal ang kasabihan, malaya, walang Panginoon, kundi ang bayan. So makikita natin, napaka-patriotiko ng pahayagang Sakdal. Yung sa larawan sa kanan, makikita natin ang isang issue ng pahayagang Sakdal noong 1933. May magkakaibang version kung saan kinuha ni Benigno Ramos yung pangalang Sakdal. Siyempre, yung mga marunong ng wikang Tagalog na intindihan natin, isinasakdal, ibig sabihin, inaakusahan. No? Ang isang version, sinasabi na impluensyado ang katawagang ito ng binanggit ni Emil Sola sa kanyang liham noong 1898. Si Emil Sola ay isang Pranses na nobelista na pinunan niya ang ginagawa ng mga sundalong Pranses laban sa isang Hudyo na tinutuliksa ng mga sundalo. At sinabi ni Emil Sola na Jacques, parang itong simula ng kanyang liham. Sinasakdal ko kayo. So ito ang isang version kung saan nagsimula ang inspirasyon sa pangalang Sakdal. Pero kung kakapanayamin ang mga miyembro ng Lapiang Sakdalista, meron silang ibang version. Para sa kanila, ito ay nagmumula sa Biblia. Ayon sa liham ni Santiago, Kapitulo 1, Versikulo 4. Kung saan sinasabi, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging sakdal at ganap at walang pagkukulang. So para sa mga miyembro, merong bahid na relihiyoso ang inspirasyon ng sakdal. At marami sa mga tumangkilik sa pahayagang ito ay nagmumula sa mga maralitang Pilipino at marami sa kanila siyempre ay napaka-relihiyoso. Noong 1931, so makalipas ang 1 taon, umabot na sa 18,494 ang kopyang inilambag ng pahayagang Sakdal. So mula sa 6,000, nagtriple, naging 18,000 mahigit ang kopya ng Sakdal. Ibig sabihin, sa loob lamang ng 1 taon, napaka-popular na nito. Marami sa nilalaman ng pahayagan ay pagpuna sa ating pamahalaan tungkol sa iba't ibang katiwalian sa ating pamahalaan. Tinatansyang umaabot sa 200,000 hanggang 400,000 ang aktual na bilang ng mga mambabasa ng Sakdal. So kahit 18,000 lang ang number ng issue, umaabot ang mambabasa ng 200,000 o doble pa. Paano to nangyayari?
Kasi ang mga iba, bumibili ng pahayag ang sakdal, tapos binabasa nila ang mga balita rito, ng mga editorial dito, sa mga pagtitipon, sa mga pagpupulong, pati na sa mga pampublikong pagtitipon sa mga plaza. Isa sa mga source ko mismo rito ay ang aking Lola Salud na sinasabi niyang bibili siya ng pahayagang sakdal na nakahalaga ng 5 sentimo at babasahin ito ng malakas sa plaza para marinig ng iba. Kabilang na rin ang mga hindi marunong magbasa at magsulat na naaabot ng mensahe ng pahayagang sakdal. Noong Abril 1933, naging tagapangasiwa ng sakdal, yung pahayagan, si Celerino Tiongco ng Santa Rosa, Laguna. So dati, mismong namamatnugot ay si Benigno Ramos, pero noong din kasing 1933 ay pumunta siya sa Estados Unidos para di umano magkampanya laban sa Hair Hose Cutting Act na nagpapanukala ng extension ng 10 taon bago magkaroon ng kasarinlan ng Pilipinas. So nung pumunta sa Estados Unidos si Ginoong Ramos, si Celerino Tiongco na ang nagpatuloy sa pamamathala, pangangasiwa ng pahayagang sakdal. Importante ito dahil si Ramos, taga Bulacan, si Tiongco, taga Laguna. Ang Bulacan at ang Laguna ang dalawang probinsya kung saan naganap ang pag-aalsa ng 1935 ng mga sakdalista. Meron pala akong, okay, siya, basahin ko muna to. So, nagkaroon din ng edisyong Ingles ang sakdal na inililimbag sa California ng mga Pilipino na naandun. So, yung sirkulasyon nito malawak, hindi lang sa Pilipinas, kundi mga Pilipinong nasa labas ng Pilipinas na babasa rin ang sakdal sa wikang Tagalog at sakdal sa wikang Ingles. Okay. Isang naalala ko lang ngayon na gusto ko nang banggitin kasi baka makalimutan ko, binabanggit ko si Professor Medina na ikwento niya sa akin na pagkatapos ng interview kay Salud Algabre, kinamusta niya ang kanyang dating profesor na si Teodoro Agoncillo. At tinanong niya, bakit hindi nyo naisulat sa inyong mga textbook sa kasaysayan ang tungkol sa Kilusang Sakdalista? At di umano ang sagot ni Professor Agoncillo, kasi muntik-munti ka na akong mag-yembre ng Kilusang Sakdalista at ayokong mapahamak sila. So, maaring ngayon, ito ay hearsay na lamang dahil kwento ito ng isang taong yumao na, pero ito ang binanggit sa akin ng aking profesor. So, mula sa Diyaryong Sakdal, naging isa itong partido, o sa Tagalog, Lapian. So, noong Oktubre 1933, itinatag sa pangunguna ni Benigno Ramos ang Lapiang Sakdalista, Lapian ng Bayang Api, Sangkapuluang Pilipinas. Makikita sa logo sa kanan ang logo ng Lapiang Sakdalista. So, naandyan ang bituin na kumakatawan sa ating bansa, naandyan ang sinag nito, naandyan ang pusong nagdurugo at nag-aapoy, parang sagrado corazon, ang palad, bukas palad, naandyan ang LXBASF na kumakatawan sa Lapian ng Bayang Api, Sangkapuluang Pilipinas. Pangunahing layunin ng lapian ito
ang pagkamit ng mga Pilipino ng kagyat na kalayaan at kasarinlang mula sa Estados Unidos. Sinasabi ni Ramos at ng mga miyembro ng Kilusang Sakdal na nangako ang Estados Unidos na magkakaroon ng independensya para sa ating bansa. Pero bakit nagkakaroon ng panukala nang merong transition pa ng 10 taon bago ibigay ang kasarinlan? Ito ang mahigpit na tinututulan ng Kilusang Sakdalista. Kung kaya pinapanawagan nila ang kagyat at ganap na kasarinlan. Mababanggit, mapapansin niyo sa talakayang ito, medyo nagpapalit ako sa katawagan, minsan Lapi ang Sakdalista, minsan Partido Sakdalista, kasi sa mga sumusunod na dokumento, ang ginagamit na ay partido, pero minsan babalik na naman sa Lapian. Anyway, magkasing kahulugan yung dalawang yon. Pero ginagamit ko rin ang katawagang Kilusang Sakdalista. Dahil para sa akin, ang kilusang ito ay mas malawak kaysa sa Lapi ang Sakdalista. Kasi pag sinabi nating Lapi ang Sakdalista, sila ay talagang mga miyembro na mayroon pang ID na sila ay miyembro ng Lapi ang o partidong ito. Pero maraming simpatisador ang Lapi ang ito na matatawag ko rin mga miyembro ng Kilusan. So mas malawak ang Kilusan kesa sa partido. Okay. Mula nang itatag ito noong Oktubre 1933, pagdating ng dulo ng 1933, mga bandang Disyembre, lumawak na ang kasapian ng Lapi ang Sakdalista sa Kamaynilaan, sa lalawigan ng Rizal, sa mga lalawigan sa gitnang Luzon, at mga lalawigan sa Timog Luzon. So mapapansin mga lugar ng Katagalugan, no? Kabilang na rin ang Pampanga. Hindi ito masyadong naiiba sa inabot ng pagsisimula ng Katipunan. Ito rin ang mga unang lalawigan na naabot ng Kilusang Katipunan. Noong 1934, lumawak ang kasapian hanggang sa Ilocos, Kabikulan, at maging sa Kabisayaan. Sa ngayon, wala pa akong ebidensya na nakarating ito sa Mindanao. Pero sa Kabisayaan, nagkaroon ng mga miyembro rin ang Kilusang Sakdalista. Makikita sa larawan sa kanan ang kasulatan sa pagsapi. So, ililista ang pangalan ng bagong miyembro, anong kanyang lalawigan, anong petsa siya naging miyembro, at saang lupon siya kabilang, kasi binubuo ang lapiang ito ng mga balangay na tinatawag nila ng lupon, no? At nilalagdaan. So, at sumusumpa sa pagiging miyembro ng lapiang Sakdalista. Tinatantya na umabot sa 65,000 hanggang 300,000 ang rurok ng kasapian ng Kilusang Sakdalista bago maganap ang pag-aalsa noong 1935. So, mabilis ang paglaganap nito sa ating bansa. Ito ang ilang mga larawan ng mga lupon. Yung larawan sa kaliwa, mga kalalakihan, karamihan dito ay nagmumula sa maralitang sektor ng mga Pilipino. Ito ay makikita sa watawat sa likod na ito ay lupon na matatagpuan sa Moriones Tondo. So bawat lugar na impluensyado ng lapian ito, merong mga lupon. Interesante itong larawan sa kanan dahil ito naman ay mula sa Atibonan, Tayabas. Lalawigan ng Tayabas. Dahil wala pang lalawigan ng Quezon, no? Ang tawag pa ay yung matandang lalawigan ng Tayabas. May
pagtatalo-talo o may kani-kanyang haka-haka, bakit ang nakasulat sa larawan ay Sakdalina at hindi Sakdalista? Meron akong sariling hypothesis pero hindi ko pa ito napapatunayan. Sa aking palagay, ito ay destakamento ng mga kababaihang Sakdalista sa Tayabas. So, merong sariling balangay o sangay ang mga kababaihan sa ilang lugar bukod sa kalalakihan. Pero sa ibang lugar, sila ay magkakalaho, babae at lalaki. Isang malaking naganap sa kasaysayan ng Kilusang Sakdalista ay ang paglahok nito sa pambansang halalan noong 1934. Ang halalang ito ay naganap noong Hunyo at so ano to, no, para sa mga senador, para sa mga congressman o representante ang tawag noon, para sa mga gobernador, para sa mga konsehal, para sa mga miyembro ng mga sanggunian, para man sa mga munisipyo o para sa lalawigan, lumahok ang lapi ang Sakdalista sa eleksyong ito. So makikita natin mula sa isang pahayagan na tumutuligsa sa mga katiwalian tungo sa isang partidong politikal na lumalahok sa eleksyon. At mamaya, magbabago pa ng magbabago ang anyo ng Kilusang Sakdalista. Yung larawan sa kanan ay naglilista ng mga ipinatakbong gobernador ng lapi ang Sakdalista. Halimbawa, nagpatakbo siya sa Tayabas, sa Laguna, sa Rizal, sa Bulacan, sa Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Tarlac, Marinduque. Kaya nga lamang natalo ang mga tumakbong gobernador na ito maliban sa Marinduque, kung saan ang nanalong gobernador ay mula sa lapi ang Sakdalista. Ganun din, merong mga nahalal sa Kongreso. Tatlong representante sa Kongreso ang nahalal, pero mag-focus ako sa dalawa dito dahil makikita natin mamaya ang naging papel nila o kaugnayan nila sa Pag-aalsa. Sa Laguna, si Representante Aurelio Almazan mula sa Distrito 1 at mula rin naman sa Distrito 2 ng Laguna, si Mariano Ontivero. Sila ay umupo bilang mga representante sa 10th Philippine Legislature ng 1934 to 1935. Okay. Isa sa mga pangunahing tinututulan ng Dapiang Sakdalista na una na ay ang Hair Hose Cutting Act, pero pati ang makabagong version nito, yung Tidings McDuffie Act. Yung una, tinutulan, maging ng iba pang mga politiko, pero ang Tidings McDuffie Act, sinuportahan na ng Nationalista Party kung saan kalahok si Senador Manuel L. Quezon, pati na rin si Sergio Osmeña. Pagkamat susunod dito, sila ay magbibitak, may dalawang paksyon ng Nationalista, merong pabor sa Tidings McDuffie at merong kontra rito, pero muli na namang magsasanib sa mga susunod na panahon. So, ang pagtutol sa panukalang Tidings McDuffie Act, ang isa sa mga ipinapanawagan ng lapi ang Sakdalista noong kampanya ng eleksyon ng 1934. Kasi ang sinasabi ng Tidings McDuffie Act, magkakaroon ng palugit na 10 taon, 1935 hanggang 1945, itatayo ang Commonwealth ng Pilipinas. Ito ang magsisilbing transisyon
para masanay di umano ang mga Pilipino sa sariling pamamahala. Pero para sa mga miyembro ng Lapi-ang Sakdalista, hindi ito kinakailangan. Ang dating ipinangako ng Estados Unidos, kagyat na kasarinlan. So ito ang kanilang hinihiling. Gayunpaman, bago pa maganap ang halalan ng Hunyo, noong 24 na Marso 1934, na isabatas ang Tidings McDuffie Act. Sinuportahan ito, tulad ng binanggit ko, ng namumunong partidong pampolitika noon sa Pilipinas. Ito ang Partido Nasyonalista. Sa larawang ito, makikita natin ang isang rally ng mga Sakdalista sa Plaza Dilaw sa Maynila noong ika-isa ng Hulyo 1934. At makikita ro na nakasulat, Manifestacion de los Sakdalistas contra MP-HHC. So, McDuffie Tidings at saka Hair Hose Cutting. So, ito ang tinutuligsa. Nakikita ninyo ang malaking demonstrasyon ng mga Pilipino na nananawagan ng kagyat at ganap na kasarinlan. Pero isa rin ipinagdiriwang sa rally na ito ang pagkapanalo ng mga miyembro ng Lapi-ang Sakdalista sa iba't ibang posisyon. Kabilang na yung gobernador ng Marinduque, tatlong representante, at sa maraming mga bayan nanalo rin bilang mga konsehal. Ito ang naging programa ng Lapi-ang Sakdalista noong nakaupo na sila sa Kongreso. Bagamat sila ay isang minorya, pero meron silang 7 programa na gusto nila na gawin ng ating pamahalaan. Una, investigasyon sa lupain ng mga fraile. Karamihan noon ng mga magsasakang Pilipino, ang mga lupang kanilang sinasaka ay hindi nila pag-aari, kundi pag-aari ng mga Panginoong may lupa at pati na rin ng mga fraile Katoliko. Lalong-lalo na yan sa Laguna. Pagtatayo ng kalahating milyong kataong hukbo ng Pilipinas. Wala noong sariling hukbo ang ating bansa, kundi meron lang Philippine Constabulary na peacekeeping force at hawak pa ito ng mga Amerikano. Pagtuturo ng mga katutubong dialekto sa mga pampublikong paaralan. Kasi noon ang itinuturo lang ay Ingles. At opisyal na wika ang Ingles at Kastila. Walang mga katutubong wika na itinuturo sa mga publikong paaralan. Pang-apat, pagkakaroon ng publikong mga abogado para na magtatanggol sa mga kliyenteng maralita. Wala pa nung mga PAO. So ang mga maralita na merong mga kaso sa korte, sa mga hukuman, walang kakayanan na kumuha ng mga abogado. Panglima, pagbawas sa sahod ng mga opisyalis ng gobyerno. Para sa Lapi-ang Sakdalista, nakita nila napakalaki ng agwat ng sweldo ng mga opisyalis ng gobyerno at mga ordinaryong manggagawa at kawali. Pag-anim, pagtataas sa sahod ng mga guro, mga pulis at mga manggagawa. At pang-pito, magkaroon ng mga voting machines para maiwasan ang pandaraya tuwing eleksyon. So makikita natin, marami dito sa mga ito, ngayon parang iniisip natin, o di ba ganyan naman? Pero nung panahon ng 1934-35, hindi ganyan ang kalagayan ng ating bansa. Nangangailangan ng maraming reforma na ang Lapi-ang Sakdalista ang nagpapahayag ng ganitong hinaing ng mga ordinaryong Pilipino. At dahil minorya
ang dapiang sakdalista, nagpatuloy ang ating pamahalaan sa paghahanda para maitayo ang Commonwealth ng Pilipinas. Noong 30 ng Hulyo 1934, ipinunong na ang Kumbensyong Konstitusyonal na siyang gagawa sa bagong konstitusyon na magiging konstitusyon ng Commonwealth. Noong 8 ng Pebrero 1935, pinagtibay ng kumbensyong ito ang konstitusyon ng Commonwealth. 177 ang pabor, isa ang kontra. Maaaring magtaka kayo, teka, di ba tatlo yung kinatawan ng dapiang sakdalista? Sa Kongreso yon, pero iba ang Constitutional Convention. Ito ay mga representante na bubuo ng saligang bata. So isa lang ang tumutol. At inaprubahan ito rin ni President Franklin Delano Roosevelt ng Estados Unidos noong 1935. So parang yung mga itinatawag ng dapiang sakdalista, baliwala, hindi pinapakinggan dahil nagtutuloy-tuloy ang plano sa pagkakaroon ng Commonwealth ng Pilipinas na kanilang tinututulan. Isa sa mga reklamo ng dapiang sakdalista ay ang pag-alis sa pribilehyo sa koreyo ng pahayagang sakdal. Dati, ipinapadala sa pamamagitan ng koreyo o minimail ang dyaryong sakdal sa murang halaga lang na nababayaran ng mismong patnugutan ng sakdal. Pero inalis ang pribilehyong ito. Kailangan bayaran ayon sa timbang ang mga dyaryo na isang paninikil sa pahayagang sakdal. Isa rin ay ang pagbabawal sa mga publikong pagtitipon hanggat walang pahintulot ng pamahalaan. Hindi tulad dati, kung gusto mo mag-rally, pwede kang mag-rally. Ngayon, kinakailangang humingi ng permiso mula sa pamahalaan. At inirereklamo ng mga kinatawan na sina Almasan at Untivero, hindi niya naman kami binibigyan ng permit. So, paano kami magra-rally? Paano namin ipapahayag ang aming karapatan sa pamamahayag? So, ganun pa man, nagpatuloy ang ilang rally na bumabangga sa pamahalaan. Ang larawang ito ay kuha sa rally ng mga sakdalista sa Nueva Ecija noong 1935, bago pa ang pag-aalsa. So, makikita ron sa poster na dala-dala nila, placard, sa English pa ito, nakasulat, Sakdal Party. Ano? So yun yung English na version. Hanggang natulak na ang Kilusang Sakdalista, para sa kanila, wala nang ibang option para maihayag ang kanilang damdamin para magkaroon ng pagbabago sa ating bansa, kundi mag-alsa. Sinasabi na ang pagbaplano para sa pag-alsa ay naganap sa isang pagtitipon noong Mayo 1, 1935 para pagplanuhan ang pag-alsa kinabukasan. Medyo hindi ako masyadong naniniwala doon kasi kinabukasan agad-agad nagkaroon ng pag-alsa. Sa aking panagay, mas mahabang panahon na pinag-iisipan na ng pamunuan ng dapi ang sakdalista na mag-alsa. Pero yung ilang mga miyembro nito, hindi alam ang eksaktong plano at umabot na lamang sa kanila noong Mayo 1. No? Ayon sa isang panayam sa aking lola sa Lod Algabre, sinunod lang nila ang utos na pinaabot sa kanila ng pambansang pamunuan na kinakailangan ng mag-alsa noong Mayo 2. Naganap ang mismong pag-aalsa noong hating gabi ng 2 ng Mayo 1935
at nagpatuloy hanggang sa madaling araw ng ikatatlo ng Mayo 1935. Sabay-sabay na nag-alsa ang tinatayang mga 65,000 na sakdalista sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Pero hindi sa lahat ng lugar na ito naging matagumpay. Halimbawa, dito sa aking lugar sa Pasig, agad-agad na aresto ang mga sakdalista na mga pulis bago talaga magkaroon ng pag-alsa. So, naging matagumpay lamang ito sa tatlong bayan, no? So, sa San Ildefonso, Bulacan, sa Cabuyao, Laguna, at sa Santa Rosa, Laguna. Pag sinasabi kong naging matagumpay, aktwal na napanghawakan ng mga sakdalista ang mga bayang ito sa iba't ibang pamamaraan. So, ang larawan sa kanan ay larawan ng watawat ng Lapihan Sakdalista, lupong pangbayan ng San Ildefonso, Bulacan, at kasama rito ang mga nakumpiskang armas mula do sa pag-alsa. So nilusob ng mga Philippine Constabulary ang mga bayan na ito para mapigilan ang pag-alsa. Mag-focus ako do sa pag-alsa sa Cabuyao dahil ito yung mas malalim ang aking pagkaalam dahil sa aking mga pagsasaliksik at pag-i-interview kabilang na kay mismong Lola Salud Algabre. Sa Cabuyao, ilang daang mga sakdalista ang umatake sa presidensya, ito ang tawag noon sa munisipyo, at dinisarmahan nila ang mga pulis. Walang binaril, walang sinaktan, walang inaresto. Sa katunayan, ang kwento nila, napakasaya ng okasyon. Nagkakantahan sila habang hawak ang presidensya. Ibinaba ng mga sakdalista ang watawat ng Estados Unidos at itinaas ang watawat ng Lapiang Sakdalista na isang watawat na pula. Okay? Narito ang larawan ng ating lola, Salud Algabre, na nailathala noong pagkatapos ng pag-alsa, ika-12 ng Mayo 1935. Sinasabi na siya ang generala ng mga sakdalista. Pero magandang ipaliwanag ito kasi wala namang generala ang mga sakdalista. Ang asawa ng aking lola, ang pangalan niya ay Severo Generalia, kung kaya tinatawag siya generala. At maraming mga kasapi ng Kilusang Sakdalista, nire-respeto siya bilang isang generala. Sa katunayan, siya yung kaisa-isang babaeng leader sakdalista na ikinulong matapos ang pag-alsa. Narito na ang ilan nakuha ko mula sa dyaryo ng panahong 1935 ng paglusob ng Philippine Constabulary, siyempre sa utos ng mga Amerikano, sa San Ildefonso, Santa Rosa at sa Cabuyao. Sa San Ildefonso, Bulacan, isang PC at isang sakdalista ang napatay habang 2 konstable at 13 sakdalista ang sugatan. Sa Santa Rosa, 3 PC at 3 sakdalista ang napatay habang 5 PC at 16 na sakdalista ang sugatan. Sa Cabuyao, dahil mas naging matagumpay ito, mas matagal na napanghawakan ng mga sakdalista ang presidensya, iniutos ng gobernador ng Laguna na si Juan Cailles ang paglusob ng 35 miyembro ng Philippine Constabulary, nilusob ang Cabuyao, at sa labanang ito, 10 PC at 4 na sakdalista
ang sugatan doon sa labanan. Pero magaganap ang masakyan pagkatapos nito. Meron din pagkakataon na si Generala Salud Algabre ay nanguna na harangan ang highway sa tabi ng Kabuyaw at pinipigilan ang mga sasakyan na dumadaan doon at dinidisarmahan ang mga merong mga armas na pasahero. Kung ito'y mga Pilipino na merong revolver, ginibigyan nila ng resibo. Kukunin namin ang inyong armas, pero isosoli namin. Pero meron ding mga dayuhan na nadisarmahan. Mga miyembro ng Marines, ng mga Amerikano, hindi ito binigyan ng resibo at walang pangakong ibalik ang mga armas. Para sa mga sakdalista, para lamang sa mga Pilipino, dapat ang pag-armas. Ito ang massacre sa Kabuyaw na naganap noong ikatatlo ng Mayo 1935. Tapos na ang labanan. Inaresto na ang mga sakdalista. Ipinapila sa may pader ng simbahan ng Kabuyaw at pinagbabaril ng mga konstable gamit ang mga balang dum-dum. Ito yung kapag tumama sa'yo, sumasabog ang katawan. Isang klase ng bala na ipinagbawal noong World War I pero ginamit sa mga sakdalista. Dahil sa pangyayaring ito, 56 na sakdalista ang pinaslang sa Kabuyaw. Makikita sa larawan yung mga bangkay na mga pinaslang. May pagtatalo. Ito yung official na version, 56. Pero nung binabasa ko ang mga dyaryo nung kapanahunang yun, merong mga iba pang namatay. Kaya tinatansya ko daw umaabot ng 61 na namatay na sa ospital. Maaring sugatan pero namatay sa ospital. Pero yung namatay sa mismong grounds ng simbahan, 56. Okay? So ito ang mga martir ng Kabuyaw ayon sa kanilang pinanggalingan baryo. Isa ang taga-baryo Banay-Banay, isa ang taga-baryo Bandik, dalawa ang taga-Bigaa, 12 taga-Gulod, 8 taga-Mamatid, 6 na taga-Marinig, 1 taga-Poblasyon, 2 taga-San Isidro, at merong 23 bangkay na hindi nakilala kung sino, walang kamag-anak na kinuha ang mga bangkay na ito, kaya hindi natin alam kung saang baryo sila nanggaling. Kaya ko ito pinapakita nito na ang mga sakdalista saklaw yung buong bayan, iba't ibang mga baryo, tinatawag natin ngayong barangay. At hindi lang Maralita, kasi meron din mga taga-poblasyon na medyo may kaya kaysa dun sa mga magsasaka na galing sa mga baryo. So malakas talaga ang suporta sa Kabuyaw. At pinapalagay ko, malakas din sa iba pang mga bayan ng Pilipinas. Nagkataloon lamang sa iba't ibang kadahilanan na mas matagal na panghawakan ng mga sakdalista sa Kabuyaw ang presidensya. Pinag-aaresto ang mga iba pang sakdalista na hindi napatay at pag sila ay pinagsususpetsahan nakasangkot sa pag-aalsa, sila ay dinala sa kulungan sa Santa Cruz, Laguna, naroon ang pang-probinsyang Piita na makikita sa larawan sa kanan. At maging ang inaresto rin ang 2 kinatawan ng Philippine Legislature, sina Representative Almasan at Representative Untivero, pawang kinasuhan ng sedisyon dahil ipinapalagay na meron silang papel sa pag-aalsang sakdalista.
ang patdugot naman ng pahayagang sakdal na si Severino Chongco ay pinatawan ng wanted, dead or alive. Pero noong 10 ng Mayo, sumuko na rin si Ginoong Chongco. Okay, anong nangyari naman sa aking lola sa loob? So si lola ay tumakas magkatapos ng pag-aalsa at nagtago sa Silang, Cavite. Magkatabi lang ang Kabuyaw at ang Silang. At mayroong isang konstable na nakita siya roon, nagtatago siya sa may irigasyon, pinatayo siya, pero hindi siya inaresto. Ito ang kanyang kwento. At pinapalagay ni lola sa lud, maaring natakot yung konstable dahil pinapalagay ang chismis, meron daw siyang anting-anting. Pero sabi ni lola, wala siya talagang anting-anting. Ito lang ang sabi-sabi. Pero dahil nangangamba na rin sa kanyang buhay, isinuko siya ng kanyang tiyuhin na si Miguel de la Cuerva. Dinala siya sa munisipyo ng Silang, inilipat sa Kabuyaw, at muling inilipat sa Santa Cruz. Sa Santa Cruz, yan, makikita na humarap siya sa piskalya, kasama dyan ang dalawang kinatawan din, si Representante Almasan at Representante Untivero. At sa mismong pag-interview kay lola ng piskal, doon mismo sinasabi ni Salud na walang kinalaman sina Almasan at Untivero sa pag-aalsang ito. Wala silang kamalay-malay dito. So, hinatulan ng sedisyon din si Lola, pero nakapagpiyansa siya sa halagang 2,000 piso. Pero nagpatuloy pa rin ang paglilitis. Ang masaklap nito, ang mismong paglilitis ay ginagawa na sa Intramuros, Manila. So yung mga sakdalista na nanggagaling sa Laguna, Bulacan, Rizal, Cavite, kinakailangan pang pumunta sa Maynila para dumalo sa mga pagdinig ng hukuman. Ito ang nagtulak sa ilang sakdalista na lumipat na lang ng tirahan sa Maynila. Kabilang na ang aking lola, tuluyan na niyang nilisa ng Kabuyaw at nanirahan na sa Maynila. Umabot ng 4 na taon mula 1935 hanggang 1939 ang paglilitis. At noong 3 ng Enero 1939, dito sila nahatulan ng 6 hanggang 10 taon na pagkakakulong, pati na rin ang pagbabayad ng bawat isa ng tig 5,000 piso. Sabihin nyo, napakamura naman. Pero nung kapanahon ng yun, ito ay napakabigat na. Ano? Habang nagpapatuloy ang paglilitis, umaarangkada naman ang pagtatayo ng Commonwealth. 16 ng Setyembre 1935, nagkaroon ng eleksyon para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo ng Commonwealth. Nanalo na rito si Manuel L. Quezon bilang Pangulo at si Sergio Osmeña bilang Pangalawang Pangulo. Dati sila'y magkatunggali, parehong nasyonalista na magkaibang paksyon, pero sila'y nagsanib at dahil sa kanilang pagsuporta sa Tidings-McDuffie Act na naging Tidings-McDuffie Law. Noong 15 ng Nobyembre 1935, nagkaroon ng inaugurasyon ng Commonwealth. Ginanap ito sa Maynila at libo-libong katao ang dumalo rito. Maraming Pilipino ang tumanggap na rin sa Commonwealth dahil mas mahusay na rin ito kesa sa direktang kolonisasyon ng mga Amerikano.
para rin naman sa kapakanan ng pamahalaang Commonwealth, marami itong ginawang mga reforma dulot ng pag-aalsang Sakdalista. Marami sa mga hinain ng mga magsasaka, medyo pinakinggan at tinugunan ng pamahalaang Commonwealth. Halimbawa, sinusugan ang Rice Share Tenancy Act of 1933 noong 1935. So, dati na itong batas na sinasabi pantay na hati ang makukuha sa ani ng kasama pati na ang Panginoong may lupa. Kaya lang may butas yung batas ng 1933. Ang sinasabi doon, kapag sinabi ng mga bayan na ipatupad ang batas na ito. At alam natin maraming bayan sa Pilipinas hawak o nasa kontrol ng mga Panginoong may lupa. So hindi rin ito napapatupad. Pero nung nagkaroon na ng pagsusog o pag-amyenda noong panahon ng Commonwealth, sinasabi na na otomatiko na dapat itong ipatupad sa gitnang Luzon kung saan merong malakas na diskontento ang mga magsasaka. Isa ring reforma ang pagtatayo ng pamahalaang Commonwealth ng National Land Settlement Administration noong 1939. Humigit 65,000 hektarya ng lupa ang nailaan para dito. So ang pamahalaan, inihanda niya ang mga publikong lupain na ipapamahagi sa mga magsasaka na walang lupa. Pinagplanuhan din na bibilihin ang mga ilang pribadong lupain na malalaki para maipamahagi. Pero hindi ito talaga na ipatupad dahil dumating na ang digmaang pandaigdig, no? Ikalawang digmaang pandaigdig. Pero in fairness sa pamahalaang Commonwealth, nagkaroon na ng paghahanda para sa pagpapamahagi ng lupa. Nagtakda rin ang pamahalaang Commonwealth ng minimum na sahod. Dati walang minimum na sahod ng mga manggagawa. Kung anong kagustuhan ng may-ari ng isang industriya, yun ang ibibigay niya na pasahod. Pero ngayon, meron ng minimum. At isa pa sa mga reforma ay ang pagtatakda sa Tagalog bilang pambansang wika. Alalahanin, isa sa mga panawagan ng Lapi-aalsang Sakdalista, ituro ang lokal na mga dialekto sa mga eskwelahang publiko. So, hindi mangyayari ang mga reformang ito kung hindi naganap ang Pag-aalsang Sakdalista na itulak ang ating pamahalaan na kumilos para hindi tuluyang magkaroon ng diskontento ang mga maralita sa kanayunan man o sa kalunsuran. Narito ang naging resulta ng hatol ng ikatatlo ng Enero 1939. Sa Ingles ito, dahil itong sabi ng judge, "Wherefore, it having proved beyond reasonable doubt that the Lapi-aalsang Sakdalista is an association which has for its objective the overthrow of the government through forcible means, an act that is punished by the penal code, and that the defendants are members of the said party, the court finds the said defendants guilty of the crime of illegal association and hereby sentences them." Gayunpaman, hindi nasentensyahan si Bigdigno Ramos. Dahil bago pa ang mismong pag-aalsa, nakaalis na ng Pilipinas si Benigno Ramos. Noong Desyembre 1934, siya ay nagtungo na sa Japan at bumalik na lamang sa Pilipinas pagkatapos ng pag-aalsa. Noon na lang ika-28 ng Agosto 1938. So hindi siya tinry in absentia, ano? Wala, hindi siya nakasuhan. At pagbalik ni Ramos, itinatag niya ang Lapi-aalsang Ganap
mula sa dating mga miyembro ng Latiang Sakdalista. Alalahanin yung kasabihan mula kay sa liham ni Santiago, sakdal at ganap. Okay? So, ito ang bagong partido na itinayo ni Ramos. At noong 1941, lumahok ito sa eleksyon. Pero mismong si Ramos, hindi nakalahok sa eleksyon. Dahil bago magkaroon ng eleksyon ng 1941, bago dumating ang mga Hapon sa Pilipinas, ay ipinakulong na naman siya ng pamahalaang Commonwealth dahil di umano sa pagkakasala sa swindling. Pinalaya na lamang si Ramos ng mga Hapon nung dumating na ang mga Hapon noong Abril 1942. At noong ikawalo ng Desyembre 1944, itinatag naman ni Ramos ang Makapili. Ito ay ang makabayang katipunan ng mga Pilipino. Mula naman sa dating mga miyembro ng Lapiang Ganap. Isa sa tungkulin ng Makapili ang suportahan ang mga tropang Hapon sa kanilang pakikipagdigma. Pero tuluyan bang nawala ang Lapiang Sakdalista? Sa aking palagay, hindi. At ito ay ang isang patunay. Ito ay isang katibayan ng pagsapi sa Lapiang Sakdalista na nilagdaan ng 1939. Eh sinasabing binuo ang Lapiang Ganap ng 1938. So nagpapatuloy pa ang ilang miyembro ng Lapiang Sakdalista at hindi sumama sa Lapiang Ganap. Sa katunayan, binabansagan nga nila si Ramos na ikaw ang taksil, hindi kami, ano? At ayon si Motowe Wada na sa kanyang pag-aaral, sa kanyang thesis, ang ibang mga miyembro ng Kilusang Sakdalista humanap ng kani-kanyang paraan sa pagtatayo ng kani-kanyang samahan. So nagkawatak-watak na ito, kanya-kanyang eksperimento sa pagbuo ng iba't ibang mga samahan pagkatapos ng pag-aalsa. Okay. Ilan sa mga samahang ito na binabanggit ay mga samahang relihiyoso, tulad ng mga hasik ng bayani at ang Iglesia Sagrada ng Lahi na hanggang sa ngayon ay mayroong mga miyembro sa Silang Cavite at iba pang mga lugar sa Pilipinas. So mapapansin sa mga samahang relihiyosong ito, napaka-patriotiko na andyan bilang mga santo, sina Andres Bonifacio, sina Rizal na ating tinutularan. Ito ang aking mga refleksyon sa mga datos na aking inilahad. Unang refleksyon ko, magkaiba ang pagkaunawa sa pangunahing layunin ng Kilusang Sakdalista. Para sa pamunuan ng kilusang ito, tampok na usapin ang kagyat at ganap na kasarinlan ng Pilipinas. Pero para sa mga ordinaryong miyembro, mas batingkad para sa kanila ang usapin tungkol sa mga problema nila sa lupa. Problema ng pananamantala sa kanila ng mga Panginoong may lupa at ang kahalagahan na mapalaya sila dito. Siyempre, alam natin parehong ang dalawang ito ay layunin ng Kilusang Sakdal. Magkaiba lamang ang importansya, depende sa mga miyembro. Para sa aking lola Salud, nauunawaan niya pareho, pero para sa kanya, mas importante yung ikalawa. At maging sa maraming nakausap ko sa Kabuyao, Laguna, nagugulat sila kapag sinasabi ko na merong layuning pampolitika ang Kilusang Sakdal. Sabi nila, ay akala namin kontra lang yan sa fraile. Ay akala namin kontra lang sa kasike. So, hindi masyadong napatampok yon
sanay ng mga magsasaka. Na siyang mas nakakaraming mga miyembro ng kilusan ito. Mamaya kung merong patayong oras, maaari kong basahin ang ilang pinanggit din ng aking Lola Salud. Ikalawang refleksyon. Dahil ang aking thesis masterado sa Universidad ng Pilipinas ay tungkol naman sa kilusang komunista sa Cordillera, nakita ko rin ang pangyayari ng pagkakawatak-watak ng kilusang ito pagkatapos ng ilang mga matinding pagsubok o kaya mga pagkabigo. No? Kanya-kanyang hanap ng paraan. Ganito rin ang nangyari sa kilusang Sakdalista. Maari nating tukuyin na isa pa rin itong malawak na kilusan, pero may iba't ibang tendensya. Merong nagpatuloy na dapi ang Sakdalista, may nagpatuloy bilang dapi ang ganap, merong nagpatuloy bilang Iglesia Sagrada ng Lahi, kanya-kanyang pagsubok, pero hindi nagkakaiba ng layunin ng kalayaan, kasarinlan, kaparungan. Isa pang refleksyon, siguro ito yung panghuli kong refleksyon. Marami sa dating mga Sakdalista ay lumikas na sa kani-kanyang bayan dahil sa pagpuna sa kanila bilang makahapon kasi naging mga makapili daw. Kapag nagsasalita ako sa Kabuyaw, naiimbitahan ako bilang magbabahagi tuwing merong komemorasyon ng masaker ng Kabuyaw. Binabasa ko sino-sino ang mga martir ng Kabuyaw, 16, sino-sino ang mga nakulong. Wala sino man sa mga daan-daang nakikinig na kamag-anakan ng mga yun. Dito ako nagtataka, nasaan na ang kamag-anakan ng mga martir na ito? At dito ko na napagtanto, marami sa kanila ay lumabas sa Kabuyaw, napalikas, dahil sa kahihiyan na sila ay di umano makahapon, totoo man ito o hindi. Ang naging problema, dahil sila ay lumabas sa kani-kanilang bayan, hindi na naisalin sa mga susunod na henerasyon ang mga salaysay. Sino ba ang mga Sakdalista? Bakit ba sila nag-alsa? Hindi na alam ng mga millennial at mga zillennials. So ito ang naging puwang na nangyari. Merong mga nakakaalala, mga kamag-anakan na nasa labas na ng mga bayan na ito. At marami rito ay hindi mga naisusulat na kasaysayan. Bilang pagsasara ng aking pagtalakay sa ngayon para magkaroon naman tayo ng talakayan, gusto kong i-quote ang binanggit ni Lola Salud Algabre nang interviewin siya ni David Sturdevant. Ang aktwal na nakasulat sa teksto ay sa Ingles, "No uprising fails, each one is a step in the right direction." Unfortunately, hindi natin alam paano sinabi ito ni Lola Salud. Siyempre, marunong din naman siya mag-Ingles. Sinabi ba niya ito sa Ingles? O sinabi niya sa Filipino at isinalin sa Ingles? Hindi ko na alam sa ngayon. So ito ay sarili kong pagsasalin. Walang pag-aalsang nagagapi. Ang bawat isa'y isang hakbang patungo sa tamang dandas. Maraming salamat. Narito ang ilang sanggunian ko. Hindi natin mababanggit lahat. At maraming salamat. Meron tayong open forum, pero kung kulang sa oras, maaari kayong mag-email sa akin sa ntcastro1@up.edu.ph. Pupwede rin panoorin nyo ang aking mga video sa YouTube, pakihanap Nestor Castro. Maraming salamat po.